Sa paunti-unti nga pong paglapit ng trade deadline ay nagsisimula na rin nga po ang pagpasok ng ilang mga sikat na players sa trade market, at kabilang na nga po dito si PJ Tucker na balitang pinag-aagawa na ng parehong Milwaukee Bucks at Los Angeles Lakers. Yan nga ang una kong ihahandog na kwento ngayon dito sa ating pangalawang video, na susundan ko na rin ang iniulat na plano ng Philadelphia 76ers kay Kyle Lowry, at ang balitang nahihirapan na nga po si LeBron James sa kanyang kalagayan ngayon na isa sa mga pahiwatig na nalalapit na ang gagawing trade ng Los Angeles Lakers. Kaya tara, samahan niyo ko. Bago nga tayo magsimula ngayon dito, mga idol, sa ating pangalawang video ay syempre, bisitahin at i-follow nyo muna ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din nga tayo mga NBA balita doon. Shout out nga pala sa lahat ng solid J-Zone TV na mga taga Bacolod, Manila at syempre San Pedro, Laguna, at sa lahat ng mga taga Bicol. Maraming salamat sa inyo, mga idol. So tara, halina't ipagpatuloy na natin to. Ngayong halos isang buwan na lamang nga po ang natitira bago sumapit ang trade deadline ngayong season, ay isa-isa na nga pong hinahanda at inaayos ng mga teams ang kanilang lineup sa posibleng pagsani nila sa isang trade. At syempre, ilan nga po sa mga kuponang ito ay mayroong magkaparehong target kagaya ng Milwaukee Bucks at Los Angeles Lakers, na kasama sa mga teams na interesado sa pagkuha sa forward ng Houston Rockets na si PJ Tucker ayon sa nagsilabasang balita. Kahit hindi man nga daw po ganun kagandahan at kalakasan ang kanyang ipinapakitang performance sa mga nagdaang season ito sa Rockets, sa pag-average lamang niya ng mahigit 7 points at 5.8 rebounds per game, napatunayan na rin naman nga po niya ang kanyang value bilang isang magaling na switchable defender, spot-up shooter at leader sa loob ng locker room. Ang ganyang mga klaseng skills nga daw po ang nagbibigay ng rason bakit sasakto siya sa isang championship contender. Ayon rin nga po kay Adrian Wojnarowski ng ESPN, mas gusto nga daw pong makakuha ng player ang Houston Rockets kapalit ng patapos na kontrata ni PJ Tucker. Bago ko rin nga makalimutan, mga idol, kasama rin nga po sa mga kupunan na kumukuha sa kanya ngayon ang Miami Heat at ang Brooklyn Nets. Well, sa ibang story naman tayo, kasunod nga po ng pagkabigo ng Philadelphia 76ers na makuha si James Harden mula sa Houston Rockets, ay mukhang may niluluto na naman nga po silang bago at napakalaking trade matapos ilabas ni Kevin O'Connor ang balitang may gagawin nga daw po silang bagong major move bago sumapit ng trade deadline. Hindi naman nga po ito nakakagulat para sa katulad ni ng prangkisa, lalo pat nariyan sa kanila si Daryl Morey, na kilala sa mga ginagawa nitong mga agresibong move bilang isang general manager. At kabilang nga daw po sa mga dapat nitong i-monitor at pakaabangan ng player na maaaring kunin nila ay si Kyle Lowry ng Toronto Raptors, na patapos na rin ang kontrata. Yes, mga idol, si Kyle Lowry nga po ang next target ng Philadelphia 76ers dahil sa pagiging veterano nito na magaling sa paggawa ng mga perimeter shots na nag-iisang pyesa na kulang sa kanilang team. Maliban rin nga po kay Kyle Lowry, nasa listahan rin nga po na tinitingnan at inoobserbahan ngayon ng 76ers ay si Lonzo Ball, Evan Fournier at si George Hill. Samantala, pumunta naman tayo sa ating panghuling story ngayon sa balitang sobrang nahihirapan na nga po si LeBron James sa sitwasyon ngayon ng Los Angeles Lakers. Marami na nga po ang nakapansin na bumabagsak ang performance ng koponen kapag nawawala pa sa loob ng court si LeBron sa kanilang nakalipas na pagkatalo. Inaasa na nga sana na bubuhati ni LeBron James ng mag-isa ang kanyang koponen papunta sa panalo sa pagkawala ni na Anthony Davis at Dennis Schroeder, kaso mapapansin nga natin na medyo hindi na nga po niya kinakaya ang kakulangan ng katulong. Ginagawa naman nga po ni LeBron James ang kanyang best sa pag-a-average nito ng 28 points sa nakalipas nilang mga laro na wala si Anthony Davis. Sa katunayan, inamin pa nga po ni LeBron na nag-iba at nag-adjust pa nga siya ng playing style dahil sa kanilang sitwasyon ngayon, ngunit hindi pa rin nga po ito sapat upang masolusyonan ang kanilang problema. Kaya pinagtatakahan na nga po ng mga eksperto na ang mga nararanasang problema nga po ngayon ng Lakers ay isa sa mga
nagpapahiwatig na nalalapit na ang pag-trade o pagtanggal nila sa kanyang mga teammates na walang masyadong impact sa team, at inumpisa na nga po ito sa pag-waive ng kontrata ni Quinn Cook. So yun lang mga idol, once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.